Kaparisan ni Diwata nagsarado na, nalulugi na ba? Sa gitna ng lumalalang balitang sarado na raw ang parisan ni Diwata sa Quezon City, desidido ang kilalang negosyante na si Diwata na personal na magsalita upang linawin ang mga usap-usapan at magbigay ng paliwanag sa publiko. Ayon kay Diwata, ang kanyang maliit na parisan sa Litex ay talagang sarado na, subalit ang kanyang bagong parisan sa Quezon City ay patuloy na bukas at patuloy na nag-ooperate. Sa kabila ng mga balitang lumalabas, iginiit niya na wala itong katotohanan at wala siyang balak isara ang nasabing branch. Isang video kasi ang biglang kumalat sa social media, nagpapakita ng isang uod na umano'y nakita sa isang sikat na kainan, ang Diwata Paris Overload. Agad itong naging viral, na nagdulot ng mga reaksyon at alalahanin mula sa mga netizens at mga suki ng establishmento. Mabilis naman tumugon si Diwata sa naturang video. Ipinaliwanag niya na ang paglitaw ng uod ay isang pangkaraniwang pangyayari lalo na kapag umuulan. Sinigurado niya sa publiko na ito ay isang isolated case at agad nilang inaksyonan ang sitwasyon. Normal lang na magkaroon ng mga uod lalo na kapag tag-ulan, paliwanag ni Diwata. Naiintindihan ko ang pag-aalala ng ating mga customers, ngunit nais kong tiyakin sa inyo na nagsasagawa kami ng regular na inspection at paglilinis sa aming kusina upang masiguro na ligtas at malinis ang bawat pagkaing inihahain namin. Dagdag pa ni Diwata, wala silang nakitang ibang uod sa anumang bahagi ng kanilang kusina o sa mga pagkaing kanilang inihahanda. Binigyang diin niya na ang insidente ay agad nilang tinugunan at patuloy nilang pinapabuti ang kanilang mga pamamaraan sa paghahanda ng pagkain upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Ang video ay nagbunsod din ng pagbisita ng lokal na health department upang magsagawa ng pagsusuri sa kalinisan ng Paris Overload. Ayon sa kanilang ulat, nakapasa ang establishmento sa lahat ng health standards at walang natagpo ang seryosong problema sa kalinisan. Ang aming parisan sa Litex ay tunay na sarado na, ngunit ang aming parisan sa Quezon City ay bukas pa rin, ani Diwata sa kanyang pagpapahayag. Nagsimula kami ng operasyon sa QC branch kamakailan lang at kami ay bukas mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. araw-araw. Kailangan lang naming mag-adjust ng oras dahil ito ay nasa residential area. Matapos ang ilang mga reklamo mula sa mga residente sa Litex area hinggil sa traffic at ingay ng kanilang negosyo, napilitang ay sara ni Diwata ang nasabing parisan upang iwasan ang anumang dagdag na abala sa komunidad. Gayunpaman, bukas ang kanyang bagong branch sa QC upang magbigay serbisyo sa mga residente sa lugar. Taimtim kaming nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng aming mga customer sa QC branch. Hindi kami nakakaramdam ng anumang pagkalugi sa operasyon, aniya pa. Sa kabila ng pangyayari, marami sa mga suki ni Diwata ang nagpahayag ng kanilang patuloy na suporta at tiwala sa Paris Overload. Naiintindihan namin na minsan may mga hindi inaasahang pangyayari, at naniniwala kami sa paliwanag at agarang aksyon na ginawa ni Diwata, sabi ng isang matagal ng customer. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang operasyon ng parisan ni Diwata sa iba't ibang lugar, at umaasa si Diwata na sa kabila ng mga hamon ng pagpapatakbo ng negosyo, patuloy pa rin nilang matutugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga customer. Sa kabila ng mga kumakalat na balita, ang diwa ni Diwata ay patuloy na nagbibigay diin sa kalidad ng kanilang serbisyo at ang pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang komunidad.